Good afternoon! Hello, hello, hello mga babes! Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang araw nyo? Ngayon po ay tatalakayin po natin kung paano po ba panatilihing lush ang halaman. At isa din po yan sa tanong po ng aking viewer and minor po na halaman na pinaship ko po nung nakaraan. Okay, yan po yung ating topic ngayon. Ang una po dapat po yung ating pot na gagamitin ay malaki po yung butas niya para po hindi po yung tubig po niya ay mabilis po mag-drain at hindi po magpundo ganyan. At pangalawa po, dapat po yung ating lupa or yung ating medium na gagamitin, isa din po yan sa magmamatter po talaga sa lupa na gagamitin natin, sa medium na gagamitin natin. Ang ginamit ko po ay soilless. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung ginagamit po namin sa aming mga aglaw nama. Ito may isa't kalahati pa kaming sako. Ito po yung pinapa-deliver namin. Ayan. Ito po ay decomposed rice hull at carbonized rice hull. So, kami na po bahala mag-mix dyan ng konting kokopit at organic fertilizer, which is yung cow manure. Ito ng ating red emelda o yung ating aka mutated pudang. Napakaganda, nabili ko lang po siya ng ilang dahon lang. So ngayon po ay napakarami po siyang anak. Yan, pagpasensyahan niyo po yung pot natin. Yan, 'di ba? Tawag ito. Yan po, marami po siyang anak. Hindi ko pa kinuha. Yung ibang halaman ko, pag may mga saha, may mga anak, kinukuha ko na. Ito hindi pa. Pero marami pa ako dito na ipopropagate. Hindi ko lang pa sila na propagate. Ayan. Okay, balik tayo dito. Ito po yung ginagamit ko. Ay, sorry. Ayan, ito po yung ginagamit ko. Ayan. Hinahaluan ko po yan ng kokopit. Or kung walang makong kokopit kasi minsan nauubusan din ako, kokopit or yung coco chips ganun. Yun po yung hinahalo ko at saka yung cow manure. Ayan. Minsan din may nabibili din ako yung tiyatawag ko po na M4. Ano po ba yung M4? Yung M4 po ay yung carbonized rice hull, decomposed rice hull, kokopit or coco chips at saka cow manure. Kasi ano din yan eh, yung cow manure po talaga, isa din po yan sa nakakapag tulong po na magiging lush yung ating mga halaman. Ayan. At isa din po, yun din po, pangalawa na po yung medium. Pangatlo po ay yung fertilizer na gagamitin natin. Ang ginagamit ko pang fertilizer ay yung sinasabi ko nga, cow manure, at nilalagyan ko din po ng osmocote. So sabi ni di ma'am, kung anong ratio ng osmocote ang ano ko, wala akong ratio ng osmocote, ang sa akin lang ay nilalagyan ko po, ng tingin ko po ay tama po sa kanya. Ganyan. So pangatlo po yung yung fertilizer. Ang next naman po ay yung pagkakalagyan ng ating mga halaman. So ang pagkakalagyan po ng ating halaman, gusto po nila, may isang nag-vlog na po ako kung saan dapat ilagay ang aglonema. So gusto po nila na may morning sun. Yung ano ba tawag sa hayag? Ano bang Tagalog sa hayag? Pang-apat na ba tayo? Pang-apat? So, pang-apat naman po ay yung pagdidilig. So, ang pagdidilig po,
hindi ko po sila masyadong dinidiligan. Magdidepende po ako kung kailan po nila need ang water. Kasi ayaw nila ng sobra sa dilig, ayaw nila ng sobra sa tubig. So, ang ginagawa ko po ay sinasabi po nila na twice a week. Magdidepende po yun kung dyan a week po ay umuulan ba, hindi na ako magdidilig. Hindi na ako magdidilig kung tingin ko po ay sakto pa sila, okay pa sila. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin, chine-check, kung paano ko po chine-check kung pwede na sila diligan. So, I have here the Golden Sun Power na lash din. So, ito po gagawin natin. Ganyan, kuha kayo ng stick. Tapos, ganyan nyo lang sa ilalim. Ganyan. Okay. Pag ganyan po ang itsura, may dumikit pang medium. Ibig sabihin po ay may moisture pa siya sa ilalim. Ganyan po. So, ibig sabihin po na okay pa po siya na hindi diligan. At meron pong nakapagsabi na or nagtanong sa akin. Yan, nakakilala ko. Nagtanong siya kung gumagamit po ba ako ng Vitsin. Vitsin yung magnesium. Magnesium ba yun? Ayan, okay. Gumagamit po ba ako ng Vitsin as fertilizer din. So, ako po hindi po ako gumagamit ng Vitsin, basta yun na yun. Hindi po ako gumagamit ng Vitsin kasi yung tubig naman na pinandidilig ko ay tubig ulan. So okay naman sila kahit hindi mo na so far naman po, 'di ba? So far. Pero okay, depende po naman sa inyo, pwede niyo naman din subukan, pero para po sa akin okay na po sila sa tubig ulan as nakita ko din po sa ibang vlogger na ganun din po ang nila na if tubig ulan po ang gagamitin ay okay na po ko hindi magdidili o hindi tayo gumagamit ng Vitsin. Ganyan din po ang paniniwala niya at ganun din po yung sa akin na hindi ako gumagamit ng Vitsin as long as tubig ulan po ang pangdidilig na gamitin nyo. At isa pa doon ay may fertilizer naman sila, which is yung organic fertilizer na cow manure at tawag ito cow manure at yung Osmocote, which is yung slow releasing fertilizer. At may ipapakita ko sa inyong napaka-lash na peach kuchen na ang ginamit nga niya doon ay yung cow manure lang. Ipapakita ko po sa inyo dito. So, ito po yung tutukoy ko pong peach kuchen or brown kuchen na to kasi brown po talaga ang kulay niya. Ito po yung super siksikliglig siya sa pot. Grabe. Ang ginagamit lang po dito ay cow manure lang po at ang ginagamit po niya ay decomposed soil, konting carbonized, same din po sa akin. At ang ginagamit niyang pandilig ay tubig ulan lang po. At take note, itong halaman na po ay nabenta na po dahil hindi lang ako collector. Isa din po akong seller ng aglonemas. Ayan, maraming salamat po.